Halili po rin kanil pa yun. Noong nangyari na yun may mahal, nagpapatuloy ang gawain may mahal, pagkumpisa sa sulim sa may mahal, doon po sumabog ang granada. Bali, 10 feet lang po ang distansya sa akin mahal. Ako po'y nakaharap sa granada. Ang naramdaman ko po'y mahal. Oh, kaya nga, impact ng hangin. Para akong matumba sa impact ng hangin. Amen. Ang mga shrapnel ng granada ay ginawa ng hangin natin, mahal na Panginoon, dahil kasama po natin ang Diyos. That's right. Ang nakita ko po'y mahal, ang tumaob pong pagputok ng granada ay tumaob yung ating mga bisita, kawabang mga bisita yung mahal. Sabay-sabay tumaob yung mahal. Bumanaw yung dugo sa simento yung mahal sa kanya. On this spot po namamatay yung isa doon yung mahal. At tumingin ako sa ating mga kapatiran. Akala ko walang tama. Sabi ko, purihin naman ang Panginoon kayo walang tama. At mamaya-maya yung mahal ay dumaan sa akin at Brabid Arnold Bungalon. Sabi niya, may tama ako. Pagtingin ko sa mukha niya, punong-puno ng dugo ng kanyang mukha. Sabi ko, puri lang. Sige lang tayo, puri. Kaya naisip ko yung mahal. Pag nagpanik kami, min mahal, hindi na kami magpuri. Baka naisip ko, mahal, mayroon pang susunod, and then strapping o granada pa, kung wala naman ang langin. Delikado, min mahal, kaya nagpatuloy kami nagpuri sa mga Panginoon. Lumabot pa ng 25 minutes. Nagmula sa magputok sa granada, nagpatuloy kami pagpuri sa mga Panginoon. Umabot pa ng 25 minutes. Dahil naramdaman ko baka mayroon pang susunod na strapping o granada. Kung wala nang magnalangin mahal, delikado, mayroon pang kasunod. At nakikita ko mahal, ang mga tagalabas pumasok na, dinampot ang ating bilabid, Sister Rubilin, kawawa, patay na on the spot. Tinapon nandun sa stage. Gusto nilang dalhin sa punerarya kay patay na. Hindi pumaya ang ating bilabid, Sister Heidi, dahil doon dalhin sa stage para mailihan sa ating ordained preacher. Doon dinala ang mga kaswalti sa stage para malihan sa ating ordained preacher. May dumaan pa sa akin sa likod sa Sister Angke, pakitayo po. Sister Angke, dumaan sa likod. Sabi niya, may tama ako, Brad. Sige, magpatuloy tayo, magpuri. Puri, magpuri kami, magpatuloy. Hallelujah! Puri ng Diyos! Makapagyarihan ng Diyos! Hallelujah! Hallelujah! At mga minmahal, nung nailihan ng ating beloved ordinance preacher ang mga lahat-lahat na on this spot nga namatay mahal, sila po'y binigyan ng buhay ng mga Panginoon. Napakadikila ang ating mga Panginoon! Hallelujah! At mga minmahal, kung wala pang pag-iingat ng mga Panginoon, yung ating mga beloved sisters, nandoon na yun sa mga mamalayo sila. Almost mga 25 feet na po ang distansya nila doon sa pangalawang upuan sa huli, may mahal. Bakit sila po mga tilahati na tinamaan? Yung kami, may mahal, nandoon sa harapan, 10 feet na po kami, more than 10 kami, may mahal, na nandoon sa malapit sa granada. Wala kaming tama kung walang ating mahal na Panginoon, kung walang pag-iingat sa ating mahal na Panginoon. Ubus kami, mahal. Alam mo, granada, mahal. Bilang isang sundalo, alam ko ng karakteristik ng granada. Ang sinagis ay apple grenade. Ang apple grenade, mahal, ay parang walis yan ang splinter. More than 150 shrapnel ang nalabas dyan. Ay kami, mahal, ay isang daan lang, more or less, isang daan lang kami doon. Kulang na kulang kaming ubusin sa sharpener ng granada kung walang ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya lamang, pinahintulot ng mahal na Panginoon ito bilang paglilinis ng iglesia ng Diyos dahil napakalapit na po ang pagdating niya. At para may malaganap ang ebanghelyo, ang totoong ebanghelyo sa buong mundo. Hallelujah! Dahil mga minahal, kung walang sugatan, walang mayroong pumutok na granada at walang sugatan, ang mga media ay hindi po mag-entertain, minahal. At ngayon, minahal, nakikita nilang ebidensya, mayroong nasugatan, mayroong namatay, binuhay natin malapay noon. Kaya ang ebanghelyo makakarating sa buong mundo.
At hanggang dito na lang po, mahal, ang ating bilabit orden, presensya na po ang magpatuloy. Lahat ng kapurihan, lahat ng kumasalamat, kalahutian ay sa tanging sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Purihin ka, mahal na Panginoon! Praise the Lord. Purihin ang ating malaban narito po, mami naman ang ating bilabit sister ID Mulihon. Isa po siya sa nakasaksi po ng himala na ginawa natin malapon sa dako ng Maluso, Basilan. Praise the Lord. Praise the Lord po. Pagsabog po ng bomba, mami na mahal, yung apat na bisita sa Arapan. Natumba, bumagsak po sila, mami na mahal. Kasama po pati si Sister Rubilin katabi ko, mami na mahal. Pupuntahan ko po sana siya, mami na mahal. Ngunit mami naman, nakadama po ako ng init sa paa ko, mami naman. Una ko po nilayhan sa paa ko, mami naman. Tapos po, nilapitan ko po si Rubilin, mami naman. Niyakap ko po siya, mami naman. Niyakap ko po siya, mami naman. Pinag-pray ko po siya, sinabihan ko po siya na mag-pray ka, Sister Rubilin, mag-pray ka. Alam niyo, mami na mahal, nag-iingalo po siya, mami na mahal. Tapos po, bigla po siya namatay sa kamay ko, mami na mahal. Nag-pray po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, sabi ko, Lord, iligtas niyo po kami sa araw na to, sa oras na to, mama. Na Lord, tulungan mo kami, ma. Tapos, mami na mahal, habang nakayakap po ako kay Sister Rubilin, sabi po ng pulis, bitawan mo na yan, kay dali na kita sa ospital. Sabi niya, kasi patay na daw po si Sister Rubilin. Sabi ko, hindi po, dalhin mo kami kay Kuya Alvin. Sabi ko, magpabalance kami kay Kuya Alvin. Pagdating po sa stage, mami na mahal, patong-patong po kami. Tapos po si Sister Rubilin po, tinapon lang po doon sa tabi namin, mami na mahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Ito po yung tinutukoy na isa nating worker. Siya po ay after na ilang minuto lamang ay binawian na ng buhay. Kitang-kita ni ID kung paano siya naghingalo, paano siya namatay. At nung dumating na yung mga rescuers, yung mga pulis doon sa pinangyarihan, mga minamahal, ito po'y initsa na lamang sa stage dahil wala na ang buhay. Ang sabi na, hayaan na yan at patay na yan. Initsa na lang ito at itinapo na lang doon sa stage dahil wala na ang buhay. Ngayon, mga minamahal, ang Sister ID, ang sabi niya, hindi, ipapanalangin niya ng aming preacher, si Brother Alvin Flores. Totoo ang nangyari, mga minamahal. Ipinagpipray ang kapatid na ito at siya ay binuhay ng ating mahal na Panginoon mula sa kanyang kamatayan. O, purihin ang kanyang banal na pangalan. Ano masasabi mo, Robinen? Pasasalamat sa mahal na Panginoon. Pasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Totoo po yung sinabi natin, Bilabis Friday, na pangyayari na yung dito tumamang shrapnel sa mata niya, mga minamahal. Dito tumama sa kanyang right eye yung shrapnel. Diretso sa kanyang utak, nariyan yung kanyang x-ray. At ang sabi ng doktor doon ay dudukutin yung mata para kanilang matrace kung nasaan yung shrapnel. Sapat after nung pangyayari na siya ay binuhay na mahal na Panginoon, manhid ang kanyang ulo. Kaya sabi ng doktor, kung hindi dudukutin ang mata at hindi makuha ang shrapnel sa kanyang utak, after 2 weeks, mamamatay na siya. Ngunit isang kahimahimalang pangyayari sapagkat hindi pinagalaw ng ating minamahal na ebanghelista ang mata sa doktor. Ang sabi ng ating mahal na ebanghelista Wilde Estrada Almeda, na huwag galawin ang mata, magpe-pray kami na matunaw ang shrapnel sa utak niya. Ang sabi ng doktor, 2 linggo lamang pag hindi dukutin ang mata at hindi makuha ang shrapnel, patay na siya. Ngayon 3 linggo na ang nakalipas, buhay na buhay ating bilabi Sister Robilien. Hindi dinukot ang mata at pag yan ay kaniyang ibubukay yung mata niya, nakakakita na siya, mga minamahal. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Narito ang ating bilabi Sister Robilien. At the time po talagang shock na po ako. Tapos sumigaw po ating beloved Sister Irene Mulihon. Sabi niya po sa akin, Lynn, tumayo ka na dyan. Dahil si Sister Robilin Arnacio ay patay na at ilayhans natin. Hallelujah. Hindi po ako makakilos, mga minamahal. Ito yung tinutukoy niya, mga minamahal.
Ito ating bilabi, Sister Robinin, yung ang nakita nilang patay na ito. Kaya pinapatay talagang na siya. Patay na po. Hallelujah. Siya, mga minamahal. Hindi rin po ako makakilos. Talagang siyak na siyak po ako. Nakadilat na ang aking mga mata, nakatuon sa stage. Pero talagang di ako makatayo. Saka na pong pangalawang tawag sa akin ng ating beloved Sister Heidi Mulion. Sabi niya, Lynn, tumayo ka na dyan. Patay na si Sister Robilin at ilayhans natin. Hallelujah. Saka po akong tumayo. Hallelujah. Tinakbo ko po silang dalawa. At sinabihan ko si Sister Heidi Mulion, sabi ko, idala na lang po natin sa stage. Ipadala na lang po si Sister Robilin Arnacio dahil patay na po talaga siya. Nagpalitan na lang po kami nagkandong dahil talagang sabog po ang kanyang mga mata at saka ang kanyang eyeball. Nung dumating po ang mga pulis, itinapon na lang po kaming isa-isa sa stage. Tapos tumakbo po ako doon sa stage. Nung pagtakbo ko po, hindi na po ako nakaabot ng stage dahil the third chair of the stage po, mga minamahal, natumba na rin ako at nahilo ako. Hallelujah. Tapos mga minamahal, naturok ko po ang tatlong daliri ko pumasok sa aking sugat. Ang sabi ko po, Hallelujah, praise the Lord, may tama po pala ako. Sabi kong ganun. Tapos binuhat na lang po ako ng mga kwan, ng mga pulis po doon sa stage. Wala na po akong malay. That's right. Hallelujah. Tapos mga minamahal, ikatatlo po ako nilayan sa ating beloved Orden Preacher. Yan po ang aking mga damit. Nilayan po ako ng ating beloved Orden Preacher, beloved Brother Alvin Flores. Saka po, bumalik ang normal kong pagkaisip. Nakasalita po ako ng maayos. Oh, mga minamahal, gano'ng katotoo ang ating pinakamamahal na pahins natin pinaglingkuran. Oh, Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! God bless you. God bless you, Sister Lynn. Narito po ang isang mag-asawa sa ng Mr. Beloved Sister. Siya po ay at kanyang Mr. ay magkatabi. Napakalapit po ng kinalalagyan nila nung pumutok yung granada. Nasa halos tabi nila. Kung pwede po, Chabacano lang po bago tayo mag-Tagalog, Beloved Sister. Buenas tardes con todos con ustedes. Yo uno también del víctima. Ala ka namo na maluso kayo un residente na de maluso. Ito silang mag-asawang malapit sa pagputok ng granada, mga minamahal. Ora kayo del solentong, yo bien seraw kat mi ojos, alzaw di mi mano, alzaw di mi mano ang sina, oh, arriba, alzaw di mi mano, arriba, seraw di mi ojos, yo, chen ya rebenta, ya abri mi ojos, iskuro, tamira yung maumugayod. Yamira yung adelante. Ay, yakay mi payong. El di mi payong yakay na puwersa del Granada. Pero iyo no ay tumba. No ay gat yung tumba. Ya iri lang yo, aleluya! Kaya di mi kamisa o yan, pilit lang at el splinter. Pilit gayod. Todo lang el yutay-yutay. Amo yak laba kumigo. May yutay-yutay. Taya di mi kamisa o. Ya tu pali splinter grande para mata era conmigo. Pero gracias gayot con el Señor vivo de Aton. Aleluya. Ya protege gatle conmigo. Bien protegido gatio Señor. Importante gayot kita sirvi con el Señor. Right. Limpio gayot el corazón. Yes, kay mas right. Para donde kita ele gat Señor ta protege kanaton. Aleluya. Praise the Lord. Amen. Hindi sila natupa. Isang metro lang at kalahati ang kanilang kinalalagyan mula sa granada ang pumutok. Nakatayo rin sila, nananatili, nakataas ang kamay. Hindi sila natumba, mawi na mahal po rin ang mahal. Paghuman niya naman kagsunan, pagsaksi na ko niya ng mga ego naman silang kagsunan. Natamaan na yung kanilang mga kasama na mga kapatiran. Pagkanto na ako sa pikas, ang ako pong brother, si Brad Bungalon, natumba na po. No, makita niya isa nating kapatiran may tama, pero siya walang tama, malapit sa pinutukan, mga minamahal. Diha dayon magiksunan. Akong gipangkuan ng duha ka sister, akong gikuan ng kuya, may sugat ako. Akong gialsa sila sa bangko. Nakatulong pa siya sa mga nasugatan, mga minamahal. Siya ang malapit akong sa pinutukan. Purihin sa atong mga napanginoon Sos. God bless you. Hallelujah. Aking tinatawagan yung ating mga nagpapaawit, mga nag-aasis sila sa solemn song, sila Anan at saka ating beloved Jane. Sila yon mga minamahal na pumutok, nakakala niya may problema lamang yung sound system.
pumutok na, nakahawak pa rin sila ng mikropono, nagpapaawit pa rin sila. Stranan. Tunay Glory. Po. Hallelujah. Tunay po, sa pagsabog po ng granada, naramdaman ko po na may matulis na bagay na tumusok po sa liig ko. Shrapnel, nandito sa kanyang ano, dito banda, mga minamahal. Shrapnel, dumikit lang, hindi tumuloy sa kanyang balat. Glory! Hallelujah! Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Pag naramdaman ko po yun, tapos unang-una ko po nakita si Sister Robilin, patay na po siya. Nakahiga na po siya sa semento. Hallelujah. Tapos nakita ko po yung paglayhans po na ating beloved ordained preacher. Hallelujah. Mga ilang seconds lang po, tinaas niya po yung kanang kamay niya. Nabuhay po siya. Binuhay mo siya ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Napakabuti po ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Ganun rin po yung mga tumulong po sa amin doon. Sabi nila po, yung dalawa patay na talaga yun. Wala nang malay. Sabi namin, wala pong imposible sa mahal na Panginoon. Bubuhayin po sila. Mga minamahal, yung ating beloved sister na nagsalita kanya ng Chabacano, mayroong pulis, siya ay haleluya ng haleluya pa habang nakadapa na yung mga natamaan. Sabi ng pulis, Mrs., huwag ka na sigaw ng sigaw, hindi na badala sa haleluya, mga patay na yan. Ngunit patuloy siya, mga minamahal. Magsingit, sige ko singgit, haleluya, praise the Lord! Haleluya, praise the Lord! Naingon ang rescuer. Sabi ng rescuer, yung mga pulis na lumapit. Sabi nila, huwag na yan magsigaw ka ng haleluya. Hindi na yon silbi ngayon. Patay na sila. Hindi na raw kaya ang haleluya. Hindi na Mrs. makaya yon haleluya mo. Patay na sila. Pero wala, bali sa akin. Sige po. Glory to God! Ang haleluya! Praise the Lord! Praise hallelujah, the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, dear Jesus, ma. Sir Jean. Purihin ang mahal na Panginoon. Sila yung mga nagpapaawit during the incident. Praise the Lord po, mami na mahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamahal na Panginoon. Dahil po, mami na mahal, dahil ako po ang walang tama po sa kanila. Nakikita ko po sila yung pinagtapo na po yung mga kasama ko, mga sister. Mga sister po doon sa tabi ko po, kasi doon po sila pinagtapon. Sabi ng isa, umakyat siya, wala ako ha, hindi ako ang nagtapon. Yung mga kasama namin si Sister Robilin po, ano na po, hinawakan ko pong ganito niya dito. Sabi ko, hindi na po huminga. Sabi ni Kuya Alvin, mag-pray po tayo, hihinto muna natin ang pag-awitan po. Kasi nagpatuloy po kami sa pag-awit. Kahit po mga minamahal, mayroon na pong namatay, ano po, paawit pa po ka si kami. Kinakanta po namin, walang imposible po sa mahal na Panginoong Isus. Glory. Salamat po sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, dear Jesus. Thank you, bago po nangyari yung putok, nakita ko po talaga yung mama. Nakita niya yung tumapon, yung nagpukol sa kanya. Tatlong beses po siya, pabalik-balik sa backstage. Nakamalong po siya. Pero ang sabi ko sa mahal na Panginoong Jesus, Lord, huwag mo po kaming pabayaan. Amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Pagkatapos po, nagpupuspusan po kaming lahat. Tapos bigla pong umulan. Bigla pong napasigaw ako ng, ay ko, Lord, ano po yun? Sabi kong ganun. Tapos po nakita ko yung dito po sa harapan ko. Sa harapan niya. Parang hindi na po ako makatayo. Bumubulwak po yung dugo rito sa dalawang pa ako. Dito pa rin po sa mukha. Nararamdaman niya, mga minamahal, sa dalawang hita niya, may bumubulwak na dugo. Ibig sabihin, may tama siya. Patuloy po. Tapos po, pagkakita ko po kay Brother Arnold Bungkalon, grabe po talaga yung tama niya sa mukha. Hallelujah. Totoo pong buhay na buhay ang Diyos dito sa Jesus Miracle Group sa International Ministry. Pagkakita ko rin po kay Sister Rubin. Ito po yung tinutukoy na natin na tamaan sa mukha, mga minamahal. Tatlong daliri ang maipasok sa sugat niya. Ganyan ang sakripisyo ng mga mangangaral, mga manggagawa ng ating mahal na Panginoon. Ginagawan tayo na masama, alang-alang sa paghayo, pangangaral ng salita ng Diyos.
Nandito po yung mga splinters sa katawan ko. Nung siya'y umuwi, alam niya may tama siya, yung mga splinters, mami na mahal. Nung siya'y maligo, naglabasa na lang sa kanyang katawan. Hallelujah! Ito yung mga splinters, mami na mahal. 11 pesos po ito, na nagulat na lamang po siya, mami na mahal, na itong kanyang pagligo ay nakita niya itong splinters naglabasan sa kanyang katawan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Thou art great, O God, and thou art great not to be praised. Hallelujah! Hallelujah! Walang sugat ang katawan. Pinasukan ng mga splinters ng grenade. Ngayon, nung maligo siya, dumating sa kanilang kinabukasan, naglabasan sa kanyang katawan ang mga splinters na ito. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Ganyang kadakilang ating Diyos na pinaglilingkuran. Salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, praise you the Lord. God bless Sister Marlene at ating pong pinapapurihan ang mahal na Bilabid. Brother Arnold Bungalo, siya po yung may tama na labas ang eyeball niya. Sinakay po ang mga kapatid na natin na mga sugatan doon sa jeep. Aming sinakyan, pinagtatapon, sabi ko po, dandanan po ninyo ang aming kapatid. Tao rin po yan ang kapatid niyo. Hindi po sila patay, buhay sila. Right! Hallelujah, hallelujah! At tinilalaon, tumakbo pa ang jeep patungo ng Isabela. Mayigit isang oras pantakbo. Habang tumatakbo, sinasahod ko pandugo sa aking kamay. Hallelujah, patuloy ang pag-agos ng dugo. Dumaagos po, malakas po ang agos ng dugo. Pumupuri pa rin ako. At nakarating pa ako ng Isabela, Basilan, sa ospital. Pagdating po doon, inisa nilang aking sugat at dinakpa ng bulak na saking kasing laki ng kumuko ang ipinasok sa aking bulak na sugat. Pinasak doon sa ano? Inextra ako. Ang kamay ko po may tama po po yan. May extreme limb for me yan dyan. At dito, nung extreme pa ko nakita roon, na extreme sa ulo ko at may bala pa po sa loob ng aking ulo. Bala po ng 45, nandiyan po ang extreme ko. Yan mga kapatid, ang himala na pinakita sa akin ng mahal na Panginoon. At nang matapos po akong extreme, dinala po ko sa isang kwarto at doon po ako nakahiga. Naramdaman ko pong yung aking kaluluwa ay umilawalay sa aking katawan. Ngunit hindi po ako makapagsalita dahil natuyan ako ng dugo. Inakay po ako ng malaking angil sa dalawa kong kamay. Malayo po ang aming linakaran. Hallelujah. Hallelujah! At pagdating ko po sa taas, sabi po nagaranig po ang malakas na tinig. Anak, magbalik ka. Hallelujah! Manaw ka sa lupa. Glory! Marami nag-aantay sa'yo. Hallelujah! At muli po kami bumalik. Hallelujah. Kasama ko po muli ang anghel at nakita ko ang nagaratay ang aking katawan. Hallelujah. Na puting-puti po ang aking katawan. Wala na siyang dugo. Dahil naubusan po ng dugo. Naubusan ng dugo. Kayo nang sanhina, namatay na siya nung dinala na sa ospital. Wala na siyang buhay. Hallelujah. Naubusan ng dugo. Bumagdamag na umaagos yung dugo. Kaya nakita niya na humiwalay na yung kanyang espiritu sa kanyang katawan. At nung siya'y mapunta na doon sa itaas, ang sabi ng tinig, bumalik ka anak, maraming nag-aantay sa'yo, sa ibaba. Yun naman ang pagkakataon, mami na mahal. Yun naman ang pagkakataon na dumating ang ating ordained preacher Alvin Flores sa ospital at tumakita na putlang-putla na siya, wala ng buhay, ipinagpipray ito. After prayer, yun naman ang pagkakataon na bumalik na ang kanyang buhay sa kanyang purihin ang ating mahal. God bless you po. Brother John Bungalo, at narito ang ordained preacher na no, siya dumating doon, wala na siyang buhay dahil ubos ng kanyang dugo. Hindi siya sinalina ng dugo. Pinagpipray na ating ordained preacher doon at siya magpatuloy sa maikling pagpapaliwanag. Praise the Lord. Ang pangyari po, mami, naman napakabilis po sapagkat
Ang pagdating ko po doon sa ospital ay nandoon po, nakita ko po lahat ang mga pasyente, ang balita nga po na may mga namatay. Pero nung ilinas ko po lahat sila, ang nagkaroon po ng report sa Sambaga Times na wanted po ang siyam, wala pong batay ni isa. Sa pamagitan po ng panalangin, sa panalangin po natin ng Pagilis, Pagilis Talamida, ay nandiyan po mga minamahal, buhay na buhay po lahat sila. Glory! Praise the Lord. Kaya po, kaano po, napakadakila po ang ating Malapanginoon. Kaya po, mga minamahal, pinatunayan po ng ating Malapanginoon na ang Diyos po Hallelujah! Ay totoong makapangyarihan. Hallelujah! 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 Hallelujah!